sa Diyos nasa tibayan na, tatay na ko niya, niya kawang iniingatan, at nakilain at sabahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa pinahan ko na sa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko, sa iyong pagtaguyod naging mga banal na martir sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo. Pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan kami ay mapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunmay, sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ng mga gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod.
Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gaway, dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay, nang ibigay niya sa lupa ng dayuhan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Magsitayo na po ang lahat. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga iyahambing ang mga tao ngayon? At ano ang makatutulad nila? Katulad sila ng mga bata na nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao at kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sabi nga, may kasabihan po, the best way to fail is to please everybody. The best way to fail is to please everybody. Alam natin, no, na we cannot really please everybody. May mga taong tatanggap sa atin, may mga taong ayaw sa atin. Pero, hihinto ba tayo dahil doon? Sa totoo lang, hindi. Mas magpursige tayo, magpatuloy. Sa atin pong ebanghelyo, sinabi ni Jesus, sa ano ko kayo may tutulad? Kausap niya ang mga eskriba at pareseho. At nasabi niya, tinugtugan namin kayo ng plauta. Hindi kayo sumayaw. Kami ay nanambitan kami. Hindi naman kayo tumangis.
Ano ba gusto niyo? Sa madaling sabi, no? Ano ba gusto niyo mangyari? Kasi si Juan, nung dumating, nag-aayuno, sinabihan nila, ay inaalihan niya ng masamang espiritu. Nung si Jesus naman nang dumating, ang comment naman nila, ay siya'y matakaw at maglalasing. Pero huminto ba sila sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita? Kahit na gano'n ang sinasabi sa kanila? Hindi, di ba? Hindi sila tumigil. Nagpatuloy pa sila. Kaugnay din po ng ating panagdiriwang ng mga santo ho ngayon, lalo na po ang mga santo mula sa bansang Korea na isang na nagsimula bilang hindi Kristiyanong sambayanan, ang mga Katoliko noon ay inuusig at ipinapapatay. Pero tumigil ba sila sa kanilang pagsunod kay Kristo? Hindi. Sila ay nanatili hanggang dulo. Dahil mas mahalaga sa kanila ano ang tingin ng Diyos sa kanila. Siguro yun yung mas importante sa atin bilang Kristiyano. Hindi kung ano ang tingin ng ibang tao sa atin. Pero mas mahalaga sana sa atin kung ano ang tingin ng Diyos sa atin. Hindi ba? At yun sana yung ating naisin na ang ating pamumuhay at buhay ay maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Pwede nga naman kasi sa harap ng ibang tao dahil gusto natin marami tayong fans, marami tayong followers and likers. Magpo-post ka, ang bait-bait mo. Pero sa likod ng mga post, nandun yung tunay mong pagkatao. Your real and core identity. Pag wala na ang camera, wala na ang mga post, dun lumalabas ang tunay na pagkatao. At ang Diyos tumitingin sa laman ng puso natin, yung tunay na ikaw. Sana no, ang ating hubugin para mas sumunod sa Diyos ay ang ating puso. Yung pagkatao natin, hindi natin nahabulin yung likes at comments ng ibang tao, pero sana ang mas habulin natin at mas pagpursigihin natin ay maging kalugod-lugod ang ating buhay sa mata ng Diyos. Paano magiging kalugod-lugod ito? Kung tayo ay makikinig sa Kanyang salita. Kung ang mga aral at turo ng Diyos ay pagsisikapan nating isabuhay araw-araw, doon ho, nagiging kalugod-lugod ang ating buhay. Hindi ba rin ako kung anong sasabihin ng iba? Nagsisimba ka, tapos may magsasabi sa'yo, dadasal-dasal ka pa? Di bali nang nagsisimba ka, tagpupunta rito kahit galing ka sa malayong lugar. May mga magsasabi talaga na, pupunta ka doon? It doesn't matter. Para sa atin, ang mahalaga ay ang buhay natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Yun ang pinaka-importante sa atin. Yun yung pagsisikapan natin. At ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos ay ang buhay na tumatalima sa Kanyang salita at nagsasabuhay ng Kanyang utos. Kaya ho, ang imbitasyon ko at tanong sa ating lahat, ano ang mas mahalaga sa iyo? Ang like ng ibang tao o ang like ni Lord sa buhay natin? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan. Ipinapahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating
Sa diwa ng pagsisisi, manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Ang ating itugon, kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway patuloy pang umunlad at higit pang umikayat sa mga sumasampalataya sa malulhating hapag ng kaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mayayaman at ang dukha, naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayong nananalangin kami para sa iba, tulungan mo kaming maisama sila sa hapag na inihanda ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong paunlakang tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw at iyong pagindapating kami ay inyong kalugdan bilang haing kapakinabang sa ikabubuti ng sanlibutan, pakundangan sa panalangin ng mga martir sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Napapanatag.
pag-asa at kaligtasan. O Diyos, ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, biwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na pagsasalo. Sa paggunita namin sa mga banal na martir, hinihiling namin kami iyong pamalagiin sa matapat na pagsampalataya sa iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat bilang mga kaanib ng iyong simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, niligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayanan sa bisag ng pangkaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno,